Hello guys, good morning. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa iyo yung Reef Mall ng Abu Dhabi. Yung anak ko pala, napagod sa kakalakad kaya nagpabuhat sa ama niya. Anyway, nandito kami ngayon sa Abu Dhabi kasi may trabaho yung asawa ko. But since yung anak ko spring break, kaya dinala niya kami sa work niya. So may site siya ongoing ngayon na magbubukas, parang inaantay na lang ata yung clearance ng mall para mag-open sila. Ito pala yung name ng shop niya, parang Venci. Ewan ko ba kung anong correct na pagbasa nun. Kasi French yun eh, French brand. So ito yung sa loob, may makikita ka mga bags, tapos mga display ng mga shoes and sandals. Magaganda to siya, pang aura talaga. Magaganda yung quality din. May mga few pieces din ako nga galing sa brand na to. Yung mga shoes, gusto ko yung shoes nila. At saka aside from that, ito din yung pag-aari ng company ng asawa ko kung saan siya nagtatrabaho. Ito yung mga beauty products naman. Ni isa wala ako nito kasi hindi ako mahilig magpaganda. So, ito yung mga beauty products from parang French din yung brand nito. At saka nag-open sila 2 weeks back. Tapos while yung asawa ko may kausap na contractor, kami ng anak ko we do some little shopping. We need some stuff, something in the house. Oh, by the way, we have sardines here. Pero hindi ako kumuha kasi wala lang. Hindi lang ako kumuha. Pinakita lang ko lang sa iyo yung sardinas ng Pilipinas. So, ito yung seating arrangement nila. Maganda. At saka, ito yung anak ko. Tapos na pala kaming mag-grocery, guys. Hindi ko na lang pinapakita yung buong ano. Kasi bawal din kasi mag-video sa loob ng supermarket. So, ito yung anak ko nagutom at kumain. Kumain din siya ng cookies from Tim Horton. So, ito yung mga napamili ko. Bumili ako ng Lucknow juice, orange juice yun. At saka ito. Ito yung for cleaning the toilet bowl, sink for the toilet yun, pang cleaning. Tapos bumili din ako ng 4 packs of blueberries kasi gusto kong mag smoothie. So ito naka-sale kasi 125 grams, tapos ano lang siya, 4 dirhams, so mura na lang siya. So kumuha ako ng bali 4 nito para 4 smoothie kasi minsan kasi mahal to siya eh. Eh, ngayon kasi naka-sale, Ramadan sale. At saka ito, bumili ako ng banana. Tapos ano to siya, organic. So naka-sale din to siya. So bumili ako parang 1 kilo, parang 5 dirham na lang ata yun eh. Kasi parang nag-itim-itim na yung skin niya. So sinisell na nila yun. So ito pala yung Ramadan decor sa aisle ng mall, sa makikita mo. Actually, itong mall na to, hindi talaga siya totally open. May ilang shops pa rin na ongoing yung trabaho kasi kakabukas lang itong mall. So, sa nakikita nyo, 10 o'clock ng umaga ito, wala masyadong tao kasi hindi pa talaga siya totally open. At saka yung food court nila, hindi pa din open. So, pumunta kami. Ito yung paboritong lugar ng anak ko na yung gusto na yung mga stationaries. So, ito yung mga pen, mga books, bags. Ito yung mga gusto talaga niyang pinupuntahan. Na magpumupunta kami ng mall, lagi siya naghahanap ng mga ganito. So, by the way, nakabili kami ng something for her in this place. Ano lang yun? Parang notebook. Parang planner. Blue Planner ang pangalan doon eh. Talagang iniyakan niya yun kasi gusto niya bilhin yun. So, ito yung mga, ito maganda din to for keychain. Ilagay mo sa bag mo. Pero ayaw niya ng ganito. Ito din, maganda din to yellow. Parang decoration lang siya. Pang decoration mo. Maganda din yun. So, ito yung malaking place to siya, malaking store.
Tingnan niyo itong lapis na to. Napaka giant yung lapis na to. Napaka malaki yung lapis talaga. Talagang hindi mo siya pwedeng hawakan sa isang kamay lang. Napakalaki nito. Ewan ko ba kung paano mo ito gagamitin. By the way, pagkatapos noon, umakyat kami sa taas. Actually, ito guys, hindi pa to siya open. Mag-o-open pa lang to siya. Ano to siya? Talagang yung mga mapuputing makikita mo sa loob, talagang snow yan. Parang ginawa nilang snow yan. Parang ano yan? Sabi ng asawa ko, parang negative 11, 12 yung lamig dyan. Napakalamig talaga daw dyan. Tapos yung ice, ginagawa lang nila yung ice dyan mismo. Gumagawa sila ng ice, tapos nilalagay lang dyan. Tapos sobrang lamig. Hindi natutunan yung mga ice kasi ang sobrang talagang lamig dyan. So gusto ko nga puntahan yun eh, pumasok. Pero wala, hindi pa kasi open. So sa nakikita nyo, talaga marami pang empty na shops na hindi pa talaga naka-open. So ito yung pinaka end na floor. So katulad din siya sa ano, Ski Dubai sa ano, sa Mall of Emirates. Pero sa tingin ko mas bet ko dito. Maganda. Kahit na hinawakan ko yung glass, ang sobrang lamig ng glass. May mga tao pa kasi, so tingnan mo, may isang tao doon naglalakad. Parang nakabalot talaga siya. Kasi ginagawa pa kasi, hindi pa siya ready to open for business. Hindi pa siya talaga ready. So sana mapuntahan namin to pag ma-open na sila. So ganda ng lugar. Ito yung kabuuan ng lugar. So ang ganda, di ba? Si may train din sila. So pagkatapos nito, pumunta na naman kami sa washroom. And na-amaze talaga ako sa washroom nila. Alam mo ba yung washroom nila? Parang pwede nang doon ka matulog. Ang linis. Tapos para siyang washroom ng mga mayayaman. Para talaga si tingnan mo, may sofa pa sa loob. Sa loob may setting talaga sila na pwede kang mag... Parang ito yung powder room siguro to nila. May settings, may sofa dyan. Tapos pag sa labas ka na, may another settings din dito sa kabila, may upuan din. Ito yung anak ko nag-aantay. So ito yung entrance, tapos paglabas mo, ito makikita mo another setting area uli. Tapos si tingnan mo, talagang pangmayaman yung washroom nila. Napakaganda po din. See? Napakaganda talaga yung washroom ng mall na ito. So ito 'yon. So palabas na kami. So hinahanap ko na yung asawa ko. So by the way, so guys, balik na kami sa Dubai. May hinahabol kasi kami na oras kasi paglampas ng 2 o'clock, magbabayad na kasi kami ng toll gate. So before 2 o'clock, free siya, walang bayad. Pero afternoon, may bayad. May parang may mga timing eh, parang 2 to 4 may bayad, may toll gate, tapos afternoon wala na. Parang ganun. Eh kailangan kasi naming umagang umalis kasi may gagawin kami sa Dubai. Kaya ayaw namin na magabi na umuwi. So hanggang dito na lang guys. At sana na-enjoy nyo kahit papaano yung video ko. And I hope to see you to our next one. Please stay safe. Bye!